ngayong araw guys ay magbibigay po ako ng tips para po hindi po masyadong malaki ang magastos mo papunta dito sa Saudi Arabia. Guys, gusto ko lang malaman ninyo na meron po talagang gastos pag nag-abroad po tayo. Huwag po kayong maniwala na wala po talagang gastos kasi una-una po sa lahat, hindi naman po lahat ng aplikante ng mga housemaid ay agad-agad na nakakaalis po sa Pilipinas. Yung iba po, umaabot po sila ng 7 months. Ako nga po guys, ay umabot po ako ng 3 months bago po ako nakapunta sa dito po sa Saudi Arabia, doon po sa naging una kong amo kasi pangalawang amo ko na tumulong ngayon. Po simulan, huwag niyo pong kalimutan subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment na rin kayo dyan sa baba guys. At mega shoutout po sa lahat po ng aking mga sister at saka sa aking mga brother po na walang sawang nanonood at nagko-comment dyan. Maraming salamat sa inyong mga suporta guys. Hindi po ako makakarating sa sobrang dami ng mga subscriber at viewers kung hindi din sa tulong po ninyo. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyong lahat guys. Na ko pong ititip sa inyo ay maghanap ka po ng agency na meron pong cash assistance. Ano po ba yung cash assistance? Ang cash assistance po ay ang pira po na ibinibigay po ng agency na pang-process mo po ng papers. Ano yung mga papers o yung mga requirements ba guys o yung mga documents po na kailangan mong ipasa para po ikaw ay makapunta po dito sa Saudi Arabia? Kaya ko sinasabi na maghanap ka ng agency na may cash assistance guys kasi libre naman po talaga lahat lalo na po pag Saudi Arabia ka. Natry ko na rin kasi guys talaga na nabudol ba ng agency, yun bang hindi kami binibigyan ng pamasahe, yung iba pa nga sa aking kaibigan guys is hindi sila naripanan ng pangbayad nila sa NBI. 8 hours later. Pangalawa ko pong titip sa inyo guys, dapat po talaga may budget po tayo sa ating pag-abroad. Kailangan talaga siya guys kasi hindi talaga magkatulad ng iba pong mga aplikanteng housemaid. Meron talagang nakakaalis agad-agad, meron namang hindi. And expect the unexpected po. At saka kailangan din na marunong ka rin dumiskarte habang nasa Manila ka pa kasi mahal po talaga ang bilihin sa Manila at saka mahirap din. Ang ibig kong sabihin sa mga diskarte guys, yung diskarte ba na tama? Huwag po yung diskarte na boring-boring kasi mayroon talaga akong mga nakasama dati sa accommodation na ganyan yung ginagawa nila pang bili nila ng ulam, shampoo, load, mga sumasama po sa iba. At real talk din po, pag-abroad yung asikasuhin mo, huwag pong magpabuntis po sa hindi mo po asawa. Meron din gumagawa ng ganun dati sa accommodation. Ayan, ang init po, pasensya. Lagi niyong tandaan na pag nag-apply kayo for Saudi Arabia, huwag kayong papayag po na mabudol-budol kayo. Hanap talaga ng agency na maayos kasi ganito lang yan guys. Kung tutulungan ka ng agency, tutulungan ka. Pag hindi ka tutulungan, hindi ka talaga tutulungan.